Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, may iba lang tayo guys. Bale, hindi to related sa Honda. Bale, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginagamit ko pang car wash ng sasakyan ko. So, bale, matagal-tagal na rin kasi ako hindi nagka-car wash ng kotse. I mean, yung ako mismo yung nagka-car wash. Yung gamit ko palang power washer, Black Decker yung brand niya. Binili ko siya sa SM City Clark sa Ace Hardware. Bale, nakasale yung price niya. Kasi yung presyo niya, $6,999 pero nakuha lang namin siya mga $4,500. So far, okay naman siya. Sana tumagal. Maganda rin siya kasi malakas din yung buga ng tubig niya. Tingnan niyo guys. Ayan no. Kaya nagustuhan ko siya. Kasi meron din silang demo unit o item dun sa Ace Hardware. Ito siya guys. Portable na pressure washer. Ayan, try din natin yung sa baba. Maganda gamitin yung ganitong klaseng pressure washer. Kung hindi naman talaga heavy, maramihan yung mga kina-car wash mo. Kung personal use lang, okay na siya. Sa dun guys, meron din siyang kasamang lalagyan na ng sabon. Ayan. Yung gamit ko pala guys, Joy lang. Kaya hindi siya ganun kabula. Ayan siya. Tapos, nabuhusan ko na lahat yung buong kotse. May sobra pa yung Joy sa lalagyan. Ayan, konti lang. So, ibuhus na rin natin. Tapos ko na masabon ng guys yung sasakyan ko. Kaya ayan. Buhusan na ulit natin siya. Baka sabihin nyo pala guys, ba't hindi ako naka-Honda? FYI lang guys, mas nauna yung sasakyan ko. Mag 4 years na to. 3 years pa lang ako sa Honda. Kaya yun. Pero yung kapatid ko tsaka boyfriend ko, naka-Honda sila. Kasi nga, binentahan ko silang sasakyan. Yan nga pala yung isa sa mga asa ko guys, si Java. Napakaputing Java. Tapos, ito rin guys, share ko lang din. Bumili din ako ng portable na vacuum. Bale, matagal na to na. Halos nagpas na siya na 1 year. Bale, 2-in-1 siya. Pwede siyang pangbuga, pwede rin siyang panghigop. So, try natin yung pangbuga niya. Tapos, mamaya pakita ko yan. Ang daming gasgas ng sakyan ko. Bale, ito. Ito siya guys. Portable lang to guys, so huwag kayo mag-expect na sobrang lakas ng hangin niya. Pero pwede na. Kasi nga, personal use lang naman. Ito nga pala yung mga scratches na sasakyan ko. Naalala ko dyan gabi no, nag-car wash ako. May nagamit akong basahan na di ko expect kinabukasan na magiging ganyan siya. So, ayun. Tapos yung ilaw ko nga pala, yung headlights ko, nag-yellow na rin. Ayan, didilaw. Mamaya, try natin kung mawawala yan. Gagamitin ko yung mga products na binili ko. Na usually naman na ginagamit ko yung iba. Dati pa man din. Tapos ayan yung acid rain. Sobrang acid rain dahil maulan. Ayan, kumapal na yung acid rain niya guys. Ngayon lang kasi ulit ako nagka-time para linisin yung sasakyan ko. Kasi iba pa rin pag ikaw yung naglilinis. So, mamaya sana matanggal lahat yan. Tapos, ito yung mga gagamitin nating products. Ang mga equipment. Ito, Black Decker din to guys. Yan. Portable na pambuff ng sasakyan. Matagal na rin to. Halos mag 1 year na rin to. Nabili namin siya. Ayan. $2,449. Ace Hardware din. Puro Ace Hardware yung mga products ko na ginamit namin. Tapos ito, nabibili naman din yan. Pag nasira na yan, pwede kang bumili Ace Hardware. Medyo price lang siya. Nasa $350 yata. Tapos ito din kasama na yan. Sangka yan tsaka dalawang blue. Tapos ito rin nga, yung power washer. Ayan siya. Bale, ito, 3M rubbing compound. Nakasashay lang. Bumili lang kami ng konti. Ito, Mothers. Maganda siya guys, ito. Para sa akin. Kasi na-try na ng boyfriend ko dun sa sakin niya ng Honda City. Okay siya. Manipis siya. Tapos sobrang kinang agad ng sakin mo. Tapos ito naman, Armor Roll. Ayan. Tapos ito, Water Repellent. Ito rin yung ginagamit namin dati pa. Ayan. Tapos wax. Ito din. Sachet lang. Ito nga pala yung pinaservice ko ng sakin last time. Kotse yun ng boyfriend ko. Ayan, linis niya na, hindi ko siya na-videohan, kaya yung sa akin na lang yung videohan ko. Bale, ito na ilalagay na natin yung pang rubbing compound na gamit.
Tapos, ayan pa yung nagasgasan ko dahil sa basahan. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo guys. Basta in person, napaka-visible ng mga yan. Kagaya nasa gitna. Yan yung mga scratches guys. So, hindi naman siya sobrang malalim. Kaya feeling ko matatanggal naman yan. Bale, ayan na yung rubbing compound na parami lang yung lagay ko. Ginagamit din namin before guys, rubbing compound na mothers. Kaso wala nga, hindi nga kami nakabili. Pero later on, yung ginagamit ko talaga turtle wax, papakita ko siya. So, i-buff na natin. FYI lang guys, ha, hindi ako professional na ano, na mag-detail ng sakyan. Sineshare ko lang yung mga ginagamit kong products na baka maging effective din sa inyo. Kaya kung may nakita kayo sa video ko na maling ginagawa ko, please let me know para next time, yun yung gagawin ko. Punasan mo muna yung rubbing compound, alisin mo siya. After nun, ito na yung gagamitin natin, yung pure polish ng mothers. Ayan. Matipid na rin to guys. Sulit na rin yung babayaran mo dito. Natapos na namin ilagay yung polisher guys. So, ayan na siya. Sobrang kinis na. Although, visible pa din naman yung mga scratches pag tinitignan mo siya pa side view. Pero, hindi na kagaya na kanina at least. Hindi na masyadong nakakairit ang tignan. So, ayan siya guys. Tapos, ito yung ginagamit pala namin pang polisher. Ayan, nalagyan na namin ng rubbing compound yan guys. Kaya ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga step by step after ng rubbing compound, polisher, tapos yung wax. Bali, polisher pa lang yun guys, wala pa siyang wax, napakakinang, so napakaganda ng mothers. Hindi ko sure ha, kasi yun pa lang naman yung ginamit namin na polisher na brand, mothers pa lang. Hindi ko alam sa ibang brand. So yung gagamitin natin na wax, ayan, TM Wax. Pero later on, i-try din natin yung mothers na brand. Sabi kasi ni Kuya dun sa Ace Hardware, maganda rin daw yung wax na product ng mothers. Pati yung rubbing compound guys, maganda rin yung kay mothers. So, if in case na meron pa ka ibang product na mas maganda tapos mas mura, please let me know also. So, we can try. Na-apply na namin yung wax na TM. And then, ibabuffing din namin siya. Bale, tapos mabuffing, ayan, pupunasan mo din. Kung wala kayong buffing machine, pwede rin naman manual. I mean, mano-mano. Ayan, kamay nyo na lang. Nakakapagod lang nga. Ayan guys, tapos na yung sahod pa lang. So, hindi pa tapos lahat. Bale, as you can see, ayun yung sinasabi ko. Medyo visible pa rin yung mga scratches dyan, pero hindi na ganun kahalata. Kagaya nung kanina. Makinang na siya. Next naman natin yung headlight guys. Gagawin ko lang siya and be right back. Tapos ko na yung sa headlights. Nakita nyo yung difference niya guys compared dun sa kanina. Yellow. Yung kabila hindi ko pa nagagawa. Ayan, yellow siya sa taas. Kala ko nga yung yellow nasa loob ng head units pero puti na lang, may natanggal. Tapos pinalitan ko din yung sa buffing ko guys kasi ayaw maalis ng acid rain. So yun yung ginamit ko kaya ayan, natanggal na yung acid rain sa window. Gamit ko pa din dyan yung 3M na rubbing compound. Tapos ito rin pala guys na sumayad dun sa gate namin, ayan, tinamaan, nagka-green na color pero wala na siya. Bale, yung gamit ko dito, kasi naubos na nga yung 3M na rubbing compound, bumili kami ng turtle wax. Paste yung binibili ko lagi. Even before pa naman guys, ito talaga yung gamit ko, lalo na sa window. Kasi heavy duty nga siya. Ayan. Pero hindi daw siya advisable sa body, lalo na kung, kasi medyo maano siya, mabagsik. Pero okay lang naman, kasi matagal na yung sasakyan, kaya yon. Try naman natin yung vacuum guys. Ayan, pagpasensya nyo na marumi sa sakyan. Kasi nga tagal ko na hindi nagka-car wash. At nagpapa-car wash. Ayan. Medyo nahihirapan na ako kasi isang kamay lang yung gamit ko guys. Kaya kung mapapansin nyo sa video yung kamay ko parang nalalaglag. Kasi mabigat din yung, hindi naman siya ganun kabigat pero may kabigatan siya. Ayan.
Sulit natin to guys. Di ko na maalala kung magkano ko to nabili. Basta lagpas na siya ng 1 year. So, buti naman hanggang ngayon, okay pa siya. Tapos ito rin yung isa na pang vacuum. Ito, mas maliit to. So, pwede siya sa singit-singit ng mga sakyan, yung medyo maliit yung space. Pag naglilinis talaga ako guys, tinatanggal ko talaga yung tail light niya. Kasi ang dumi sa loob niya, kasi dyan tumadaan yung tubig, mga putik, ayan guys, oh, ang dumi niya. So natanggal ko na yung sa kabila, itong kabila na lang. Ito nga pala yung sinasabi ko guys na Mother's na wax. Maganda siya guys. Kasi although hindi ko napakita yung kung ano yung texture niya sa loob. Ganun yung itsura niya, parang kandila. Ayun na, yung may maliit na part dyan sa taas. Medyo pricey lang nga siya, pero sulit naman. So, nalagay na namin siya sa sakyan. Na-buff din namin siya after putting wax. Sa wakas, tapos na rin yung sakyan. Kung mga may sasuggest po kayong mga products na pwede namin itry, pa-comment na lang po down below. Maraming salamat! Thank you for watching. Subscribe.